kaunti yung aming manukan dito. Tapos, nistudyuhan kami, nilagyan kami ng knowledge ng pakisama kung paano mag-aalaga ng manok. Yun na nga ang pinakamabuti kasi may technology dito sa manok. Mag-aalaga tayo. Yung kagaya ng dalawang araw yung manok, kapag namumusa na, tatlo o apat at saka dalawang simana, yung isang buwan, iaalis na siya upang madalas na makararami siya. Yun ang ginawa namin. Naglagay kami ng tanglad upang makatutulong sa manok na walang sakit. At saka ito, mga okra upang makabawas, may mga pandan, makaalis sa mga sakit ng manok. Ito ang dahilan upang magkaroon ng resistensya ang aming mga manok dito. At ito rin ang nangyari na nabuo ang aming cluster na magmunokong kami. Tapos yung ibang cluster, binigyan namin ng isang manok na lalaki at saka dalawang manok na babae. Pagkatapos, kapag nangingitlog na at saka nagkaroon na sila ng manokan, yung inahin iuuwi sa amin sa cluster at saka yung anak sa kanila na yung galing sa kanila na inahin ibibigay naman namin sa iba na wala pang manok. Yun na nga ang sinasabi namin na sustainable talaga yung aming ginagawa kasi yung mga cluster namin, membro namin na wala pang manok, magkaroon talaga ng manok kagaya ng mga kanding na nung una, wala pang hayop na kanding. Binigyan kami ng pakisama ng kanding. Yung isang babae, isang lalaki at saka dalawang babae, yung nagkaanak na sa amin, iinuwi ng membro sa amin yung inahin. At saka yung anak ay sa kanila na nakatulong na rin sa kanilang income. Yung iba naman, yung inahin, ibinigay namin sa wala pang kanding. Yun na ang mabuting na ituturo sa amin dito ng pakisama. Yan lang muna po.